ang makasaysayang bahay dalanginan ng Barasoain. Ang simbahan ng Barasoain ay nagsimula lang bilang kapilyang itinayo ng mga misyonerong Agustino noong 1859 o 1859. Ito ay yari sa pawid at kawayan na nasa tapat ng Casa Tribunal na mas kilala ngayong Casa Real de Malolos na malapit sa tulay patungong Basilika ng Malolos. Noong 1860 o 1860, ginawa ang simbahan na yari sa pawid at kawayan sa gawing sulok silangan ng kasalukuyang lupa na kinatatayuan ngayon. Noong 1862 o 1862, sinimulan ang simbahan na yari sa bato at tisa sa panulukan ng Paseo del Congreso at Calle Republica. Noong 1880 o 1880, bumagsak ang kampanaryo dahil sa malakas na lindol at nasira ang nabagsakang bubong ng simbahan. Kaya, pinalitan ng pawid ang atip. Noong 1884 o 1884, isang malaking sunog ang sumira sa simbahan sa ikalawang pagkakataon. Noong 1885 o 1885, nagtayo si Father Juan Hiron ng isang simbahan na kongkretong bato at adobe na kasalukuyang kinatitirikan nito. Noong 1889 o 1889, ginawa naman ni Father Martin ang kampanaryo at kinumpuni ang kumbento. Sa pagdating ng paring Pilipino, ang simbahan, lalo na ang harapan, ay nagkaroon ng maraming pagbabago. Ang harapan ay pinaplatadahan at ang kampanaryo ay nilagyan ng imahen ng Kristong Hari na waring nakatanaw sa buong parokya upang ito ay ipagsanggalang. Ito ay nilagyan din ng simentong sahig, kaya't ang mga tao ay pwedeng makaakyat at makalakad sa itaas. Subalit noong 1997 o 1997, ang buong simbahan ay nagkaroon ng malakihang pagkukumpuni bilang paghanda sa 100th anibersaryo ng Malolos Constitution at kasabay ng panunumpa ni Joseph Ejercito Estrada bilang 13th presidente ng Pilipinas noong 30 Hunyo, 1998 o June 30, 1998. O si Joseph Ejercito Estrada and team na naninupa, dito pa rin po ang katapatan at sigasi aking mga tungkulin ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang harap ng simbahan na nakalarawan sa 10 pisong papel ay muling ginawang adobe. Inalis ang imahe ni Kristo sa kampanaryo at ibinalik ang dating bubong ng kampanaryo na patulis. Ang bubong ng simbahan na dating yero ay pinalitan ng bricks at ang pader ng simbahan na yari sa malalaking adobe ay tinaasan ng 3 metro. At ang orihinal na solidong kahoy na 12 poste sa loob ay pinalitan ng tabla. Ang kisame ay pinaganda.